DZRJ 8:10 a.m. from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 8:10 a.m. Remember, it's free on all mobile devices. Nakita po yung police, bumulot ng baril. Yung may kulang na bumulot ng baril. At ipinala sa akin, buti malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pakiramdam ng mga mismong biktima nagsusumbo sa amin? Malas ang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. On Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. On Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Bulbo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mokin Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mokin Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Ayan, ng magandang po, magandang araw po sa ating lahat. Thank God and Friday! Siyempre po, sumbong mo kay Tulfo na. Inaanyayahan ko po kayo ulit na samahan kami isang oras po na maglilingkod sa ating mga bayan. Ako po si Lynn Ferrer. At ako naman po ang inyong kakampi na si Bon Tulfo. Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ayan. Yes, oh, 3 o'clock habit na, partner. Ayan. 3 o'clock habit, isubo mo kay Tulfo na. Buksan nyo na po ang inyong mga Facebook at pumutok na dito sa aming palatuntunan. Ayun. Facebook, TV, lahat, kompleto. Ayun. Actually, mahanap tayo facebook.com/DZRJ810AM sa RJ News PH at sa YouTube, Radio Bandido. And of course, 810 AM sa inyong mga radio, car radio, at sa inyong mga transistors, old school radio, siyempre. Yes. Mm. Oh, habang nasaan man po kayo ngayon, kayo po ba'y naglalakbay? Kasi pa, partner, Biyernes ngayon, yung iba ay pa-uwi ng, pero pwede na pa-uwi ng probinsya. Alam mo yung, dati kasi di ba normal pa tayo, normal pa. Dayo. Pagka Friday, nag-uunahan na ng pag-uwi ng province, doon mag-weekend, di ba? Ngayon parang hindi pa yata, hindi pa masyadong ganun. Hindi pa pwede lahat. Yung iba yata, partner, parang ang ginagawa nila is, ang tawag mo dito, umarki na sila sa sasakyan. Ah, ayun. Basta may mga upper pass lang sila, yung upper pass, yung pwede. Basta may requirement. Basta may requirement. Yeah. Ayun. Sige, so i-enjoy nyo lang po kung nasaan man po kayo pupunta ngayong weekend na ito. At ako ay mag-i-enjoy sa labahada. Kasi sabi, wala na yata ang bagyo. Lumabas na itong si bagyong si Opel, partner. Maulan pa ba? Wala na. Wala na, liwanag na. Na no? Sa akin na totoy, sa akin na upo ang kong, maliwanag na eh. Ang maganda. Ano? Salamat, salamat naman at makakatuyo na tayo ng mga sinampay natin. Ayun. Para hindi makamoy. Ilang araw din eh, di ba? Ilang araw din ba maulan, basang-basa tayo. At salamat naman at wag na, wala na si Opel dito sa bansa. Natigit na. Tama po. Na.
Ayan, so nabanggit mo nga kanina, partner, this weekend. So anong gagawin? Eh, ang magandang balita dyan dahil sabi nga medyo luluwagan na ang dating masikip. Alam ko, paano ba yung luluwagan yung dating masikip? Ang hirap, sisikip. Actually, sisikipan yung dating maluwag. Dati-dati, ang luag-luag, normal pa tayo, di ba? Ang luag-luag natin. Lahat pwede natin gawin. Eh, biglang dumating itong si pandemya. Biglang sumikip. Biglang sumikip. So, actually, bro, ang alam ko sa pandemya, lalo lumuluwag. Sabi nila, gradually. Sabi na gradually. Gradually. Dahan-dahan. Yeah. Alam mo kung bakit dahan-dahan, partner? Bakit? Hindi yung partner ito. Alam mo bakit? Bakit? Kasi pag nasanay daw kasi sa malaki. Pag nasanay daw sa malaki, talagang dapat dahan-dahan. Ay, hindi na pala kailangan dahan-dahan. Sanay na eh. Isang diretsyo na. Kasi partner, pag binigla mo, masakit. Oh, tama. Kaya slowly but surely. But surely. Ayan. Dahan-dahan. Ayan. Kailangan. Dapat may ganun. Para hindi magaling. Oo, dahan-dahan na pong magbubukas yung ating mga tindahan, yung ating mga paboritong pinupuntahan, unti-unti, no? From 50% to 100%, unti-unti. Yun. At makabawi din tayo para makabawi na partner, di ba? Partner, kawawa ka tayo. Papasko na. Magpapasko na, kailangan na ho nating bumawi, di ba? At ito nga partner, to cut you short. Sabi nga ni Kuya Bon, nagsalita na siya. Everybody be happy dahil meron na raw talaga. Vaccine. Everybody will be happy. Everybody. Yes. Meron na. Turok mo. Turok mo. Talaga. Libre ba yan? Libre. Libre. So talagang sigurado, ikot na ating ekonomiya. Ayun. Yan, sana lahat tayo ay maturuan. Lahat daw ay maturuan. Hindi, wala akong COVID eh. Para may kasamang smile yung pagturok na gusto mo eh, no? Gusto mo ikaw ang tuturok? Gusto ko ako yung doktor. Oo, oh, magtuturok. Ayaw. Aray. Ayan, so gradually expansion mo sa mga business capacity natin, sa mga restaurant partner. Kaya lang kung may ka-date ka, hindi pa rin daw kayo pwede magtabi eh. Medyo may distansya pa rin kung may ka-date ka. Di ba pag yung naalala mo partner na nag-aaral pa tayo, sabi nga nila, one seat apart. Apart. One school yun, apart. Sa classroom. Kasi. Mukhang ito na yata ang Ito na yata ang New normal. So yung new normal. Tapos new sa mga pampublikong sasakyan natin, partner, yun sabi mo, one seat apart na. Magkakadikit na. Dati kasi 1 meter, yeah. Di ba? Yung distansya natin. Ngayon, hindi na. One seat apart. Kumbaga, isang puwet ang pagitan. Wag pwet pagitan. Actually, partner, yan na. Na nag-uumpisa. Kumbaga, magno-normalize na tayo sana. Hopefully. Unti-unti. O kaya nga sabi natin gradually. At yung curfew partner, di ba, may mga curfew pa rin naman. Iiksian na raw yung curfew. Liliitan na. Sabi. Wow. Sa ibang di lugar kasi. Di pwede na ulit patanong. Mamam. Pwede nang gala-gala. Hindi pa yan. Pwede yung mga inom-inom na ganyan. Kung ninyo pwede matiis ang sarili ninyo, pwede naman siguro. Ikaw lang, o dalawa lang kayo, magkalayo kayo. Via online. Inuman kayo na naka-zoom. Ayun. Actually, parang hindi mo magtangayos. Ah, cheers pare, cheers. Naka-zoom ka na, cheers. Tapos yun tayo, sasabihin ni pare,
Ba't kasama mo yung girlfriend ko, pare? Parang nakita ko dyan, yung nagsiserve ng chicharon. Sino ba yung nakapat dyan? Parang kasama mo yung girlfriend ko, ay, so, good just luck to us. Good luck to us. Sana tuloy-tuloy na ito. Magandang balita yan. Dahil sabi nga natin, partner, magpapasko na. Kailangan bumawi. Oh. Kailangan kumita. Kailangan may 13 month pay. May pa-bonus. Ang mga bossing. Asan ba si bossing natin dyan? Asan ba na dyan masyawa na? Wala eh. Wala yung bossing natin. May meeting daw. May meeting na naman. Baka meeting na yan, Kuya Mon. Ayan. So anyway, we'll see, no? We'll see kung magbabago. Baka by December, pwede na mag-party. Kasi diba, as of today ba, wala pang, hindi pa rin pwede mag, yung mass gathering na ganyan, yung mga party-party. Na, bawal ba, partner? Ang balita ko pa nga, yan ba, sabi na nga, yan daw ipili pa. Yung mga, ang tawag rito, yung sa curfew, pipiliin pa kung anong mga lugar. Ang yung mga lugar niya. Yata na may MECQ, GCQ, yung mga ganun-ganun pang mga EQ. Hanggang ngayon, wala na sumusunod doon ah. Wala na. Wala at nalilito, na. Nalilito na nga ako dyan eh, sa mga tao, sa mga tawag na ganyan. Alam mo, sa totoo ng partner, napaka-traffic. Matraffic. Matraffic na ibig sabihin lahat ng tao nasa labas na uli. Wala nang ganun. Oo, kasi dinagdagan na yung bilang ng mga transport, public transportation partner, yung mga bus, yung mga jeep, o pwede na ulit. Kaya dagdag ulit sa traffic. Tapos yung mga taxi, yung mga grab, at pinag-aaralan pa ngayon kung papayagan na yung motorsiklo na pamasada. Yun, yung mga angkas, yung mga ganon. So pag-aaralan kung pwede na ulit silang payagang bumiyahe. Ayaw nyo sa totoo lang kung meron naman vaccine, sige na. Vaccine na lang kayo para ano, di ba? Pero syempre, kahit na lumuwag ho tayo ngayon, kahit na ho pwede nang lumabas man yung 65 years old below hanggang 15 partner. Dati kasi pag senior ka na 60 up, bawal ka lumabas. Tama. Tapos minor age, bawal din. Pero ngayon, papayagan na 65 years old down to 50. Ay, maganda. Oo. At least, makakapag-relax. Yung mga nasistress na ng mga lolo at lola natin sa bahay, parang mga nakakulong, saka yung mga chikiting, o kahit pa paano, pwede nang mamasyal. Pero ano eh, hindi pa rin masyado ganun kaluwag. Doon sa may mga kotse, isip lang, pasyal-pasyal dyan, drive-through, para hindi daw sila maburyong. Kasi di ba yung mga bata ngayon naka-online class. So parang bagot na talaga sila sa bahay. Mm. Pagod na pagod. Hindi, alam mo yun sa totoo lang. We are, kaya nga di ba, may tawag na social media. Ang ibig sabihin na social media, pagtitipon-tipon yan ng mga tao. Now, ang tao is talagang, di ba, tayo nga eh, namolde tayo sa sinapupunan na ating ina. At natural tendency talaga, lumabas tayo. What, of course. Ayan, ganun din. Ganun din talaga. Pag... Yes. Talagang yun ang ano natin, pinanganak tayo upang nature. Lumabas. Nature, nature natin yan. Yes, to explore the world around. Napakahirap kaya nung naka-ano lang sa bahay. Nakakulong. Yeah. Apat na sulok lang ng bahay mo. Nakikita mo, kayo-kayo lang din. Diba? Hindi na kaya. Yung palad. Ano yan? Yung palad. Ano meron sa palad? Puro palad na eh. Pahula? Umulaan kita. Bukang umulaan sa ano. Umulaan na ang drive. Ay, naku, sige, good luck po sa ating lahat. Basta mag-iingat pa rin po tayo, ha? Yes. Kahit na lumuwag na, eh, gawin pa rin po natin yung ating health protocol routine. Hugas kamay, alcohol, face mask, face shield. O, kahit na lumuwag. Hugas kamay. Yan ang importante. Hugas kamay. Yeah. So, thank you. At isa pa, ewan ko kung gusto kong pag-usapan natin to.
si Dolomite na pilit na kumakapit. Oo, naging mainit kasi. Medyo hot na sa hot seat. O sa ano ngayon si Yusek, Benny Antiporda ng DM. Antiporda. Although nag-sorry na siya, partner. Hindi siya ng sorry sa mga scientista natin yan sa UP. Doon sa Marine Science Institute in particular. Yes. Kasi hindi mo binitawan siyang salita. Bayaran thing, ganon. Medyo nagtampo, nasaktan yung mga scientista natin. Actually, ano, hinahangaan ko nga si Sec. Antiporda with regards to that. At he was man enough to say sorry. Alam nyo, sorry. Aminin na natin mga kababayan, sa totoo lang ha, eh, kahit nga ako, minsan, mag-sorry na, nahihirapan ako eh. Lalo na parang mga iPad. My pride, oh, chicken? Hindi naman pride. Kumbaga siyempre na, parang admission kasi yun eh, of wrongdoing. Eh tayo naman kasi mga tao, agad maaari, ayaw natin nagkakamali tayo. Pero the fact that he admitted that he was wrong, he said sorry, eh, commendable po yan. Correct. Oh, at least, tinatanggap po niya yung pagkakamali niya. Na, you know, bugso lang daw ng damdamin, nadala lang siya. Of course. Eh, I would understand, of course, the pressure sa trabaho, partner. Of course, correct. Ang hirap talaga eh. Siyempre, siya na naman ang pag-iinitan siya. Hoy, Dolomite mo, ano na lang. Putik na lang. Lalo na palaging siya yung nakaharap sa media, nakaharap sa mga tao, dahil siya ngayon spokesperson eh. Diba siya palagi ang napupuntirya dyan. Wow, tama. Kumbaga sa'yo, nababatukan ng mga kwan. Magandang salita, ika nga. Kaya lang, partner, eh, hindi siya nag-react doon sa panawagan ng iba na pinagre-resign siya doon sa kanyang posisyon bilang USEC dyan sa DNR. Hindi siya nag-react tungkol doon. Depende yan sa secretary ng DNR at kay Pangulo. Ikarapat dapat ba siyang tanggalin? Tama bang ano? Sabi nga sa totoo lang, partner, dahil dito sa social media and all that, parang naging ano na tayo, mga husgado at mga hurado na rin eh, lahat-lahat eh, encapsulated all in one. Eh, I think we should take it easy sometimes sa mga tao. Kasi hindi naman lahat yan perfecto eh. Correct. Perfecto. Tapos perfecto. Siyempre, oo. Ano think ko na, pagtulungan na lang, no? Pagtulungan na lang. Yung yes. Pagpapaganda. Unification. Correct. Diba? Yes. Yun ang kailangan natin ngayon, unification. Iisa lang naman yung gusto ng lahat. Ang gumanda, yung ating kapaligiran. Diba? Yes, to Dolomite. Dolomite fans. Stop it. Fight. Stop it, Dolomite. Tatiwa lang sa'yo. Laban. Laban, Dolomite. Siyempre, yung mga pura, hindi papatalo. Diyan kami. Ay, nako. Sige. Ay, mamaya po, at abayan na po ang ating mga sumpong. Teka, bago yan, gusto ko munang batiin ang aking sisterhood. Si sister, ang aking, para ba tawag ko dito kay Sister Maria Victoria Liwag? Anak kasi siya, partner, na okay. Boyfriend ng nanay ko. O, di ba? Ng love of my life ng nanay ko. Anak siya ng love of my life ng nanay ko. So, okay. Ito ay sister ko na rin siya, di ba? Yes. Aking sister na si Maria Victoria Liwag na magdidiwang ng kanyang kaarawan tomorrow. Happy birthday, sis. Good luck to you. And ingat ka palagi. Ayan. Lagi na nunungto na sa atin, partner. Ayun. Okay, mamaya. Batin ko si... Sige. Ako naman, sorry. Batin ko si Ed Kua, of course. Ayun, sige. Of course. Sacho, Ed Kua. Sacho. Nacho, Team Marilac. Alam niyo na kung sino kayo dyan. Oo, Team Bustos. Oo, Team Bustos Bulacan. Nakikinig din sila sa atin. Alright, mamaya po sa pagbalik namin, tampo po natin ang sumbo, bigatan natin ang update o i-update po natin yung reklamo. Yung tungkol po dun sa reklamo nung hapon, naalala nyo, nireklamo yung taxi driver. Oo, sinapagat yan. Na hospital tuloy siya nang dahil sa sira ulong taxi driver na ito. Rio Aki Taxi. Ayan. Mamaya alamin ho natin ang update dahil nga po umapila ho tayo dun sa naging kasunduan o naging desisyon ng LTFRB. Uy, napila natin ito dahil
sumalungat o hindi utumpad sa kasunduan itong Rio Akitaki na yan. Mamaya, alamin ho natin ang latest dyan sa sumbong na yan. Samantala, mga bagger, mga displayer, mga bodegero, sa isang grocery partner ang dumulog sa atin para humingi ng tulong na makuha na yung kanilang mga natitirang kakarampot na money claim mula sa kanilang agency. Yung kakarampot na yan, partner, malaking bagay dito sa ating mga kababayan. Kaya naman pinagpursigyan nila na makarating dito sa atin para makuha yon. Sige, mamaya, bigyan daan natin yung kanilang hinaing. At ito naman, isang pamilya dyan sa Maya Bulacab, Batangas, ang humihingi ng tulong. Gusto daw nilang makita yung kanilang baby. Kasi six months old pa lang siya, partner, na ipanganak mo siya. So, premature baby ito. Premature. Premature. Nasa ospital siya hanggang ngayon. Patuloy na lumalaban din. Ang hinaing lang ho ng magulang, hindi daw pinapakita sa kanila si baby. Tapos, hindi daw inire-report sa kanila yung tunay na kalagayan. Yung health status ni baby. Kung kakayanin ba, ano pa ba yung mga gagawin? Kasi parang ang dinig nila, ang dami-daming ginagawang laboratory test. Baka, kaya ba nung bata? Tama naman. Good point. Gusto lang masilip man lang daw kahit paano. Baka pwedeng mapabreastfeed ni nanay kung kinakailangan. Baka makatulong yun. Yan ho ang hinihiling ho sa atin nung pamilya nitong si Baby Francis Leo Abellada. Mamaya, kabayaran ho yan. At may update tayo dun sa reklamo ho ni Mr. Romeo Galaciano. Ito yung umorder dito sa Maynila ng bakery equipments all the way from Roja City, Capiz, partner. Dito sa Maynila, siyempre dito talaga mo namimili ng mga kagamitan pang bakery. Magbe-bake shop itong si tatay. Ayan kung naunsya mi eh. Tumagal. Na-delay yung kanyang business dahil nga ang tagal bago nakarating o makarating sa kanya yung kanyang mga in-order na equipments. Fully paid na siya, partner. Tandaan mo yan, pero hindi pa nila nakukompleto. Mamaya, may update po tayo sa sumbong na yan. Okay? Sige, partner. Quickie lang. Mag-break tayo sandali. Quickie lang, ha? Mag-break tayo sandali. So, pagbabalik natin, tapukan natin ang ating mga sumbong ngayong araw ng Biyernes. Babalik kami. Maraming salamat po, Ginoong Ramon Tulfo, sa mga kagamitang kaloob ninyo sa mga mag-aral. Malaking tulong po ito. Maraming salamat mula sa Pangalang Primarya ng Inay. Tulfo, tagapagtanggol ang nahapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Nawala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. Dad! So much to do. So much more to life. SMDC. Thank you.
that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. So much to do. So much more to life. SMDC. Baby, I'm home! Oh. Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. Kina? Alright, live na po tayo dito sa ating Palatong Tunay sa Mumukay Tupo. Nagbabalik na po tayo, ha? Ay, apart na yung iyong reminders, pero oras muna natin. Ngayon po ay alas 3:26 na po ng hapon. Ayan. At doon po sa mga gusto kong mag-text, mabasa yung kanilang mga mensahe, idaan niyo po sa i-chat niyo po kami sa Facebook namin. O kaya mag-text po kayo sa aming mga hotlines, mga sumbong, pagbate, komento, at kung ano-ano pa sa 0998-792-6304. Ayan. Partner, tayo na! O, yung reminder dyan, nag-uulan po ha. Mag-iingat po kayo sa mga kulog, kidlat, pagbagyo. Yung nga paalala mo, partner, sabi mo rainy season. Eh, marami mga kidlat dyan, mga kulog-kulog, kaya mag-iingat tayo. Madalas sa mga brownout, nalalakanin nyo pag ganito panahon. Actually, ito na nga, umukulimlim na nga dito sa kinaupuan ko, medyo kakaiba na. Kumanta kasi kayata eh. Kumanta ka kayata eh. Sige, parta, yung paalala sa ating mga kabayan. Oo nga pala, itong ating... Tipid tips. Yan, tipid tips. Teka, hanapin ko nga. Ingat tips. Nandito na kanina. Parta, actually, nandito yun eh. Teka. Siya, partner, i-check ko muna ito. Wala na naman. Ay, nako. Ang gulo-gulo na yung mga files. Anyway, sige, Sige. Ito na. Maraming salamat sa inyong pag-aantay. Alam nyo bang masama at ipinagbabawal ang pagtatanim ng mga puno o mga halamang matataas ang tubo malapit sa linya ng kuryente? Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa ating mga kabahayan. Ang mahuhuling lumalabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Thank you. Mahalaga yan. Kasi nga, di ba, kakorean season. Maraming kulog, kidlat, at kung ano-ano pa pagkagan ko mga panahon. Yun. Ingatan natin na walang mangyaring mga aberya sa ating linya ng mga kuryente. Right.
At nakakapin sana yan, pati. Correct. Sige, dito tayo sa unang sumbong natin, dumulog sa ating hindi lang partner si Lola. O, yung Lola muna, si Lola Marilyn Del Rio Fernandez ng Lipa City, para ihingi ng tulong yung kanyang anak na labis na pong nalulungkot at nasasaktan dito sa sinapit nung kanyang apo na 6 na buwang gulang pa lang na ipinanganak, premature baby, itong si Francis Leo. Alam mo ba, partner, yung mga kaibigan, ipinanganak si Francis habang nakasakay daw sa tricycle. Itong si Jenny. Noong okay. September 20, o nakaraang buwan. Eh, ang sister dyan, partner, siyempre, nang inabutan sa ospital, dinala doon sa pinakamalapit na maliit na ospital lang na private. Nag-stay doon si tumag-ina na mga 4 days, tapos inilipat sa malaking ospital kasi pag premature, partner, kailangan na incubator. Kasi ano pa yan, eh, gulang pa yan eh, di ba? Oo, kasi 9 months dapat yung kompleto. Correct. 9 months para kompleto maisilang tayo. Eh siya 6 months tama. Lang. 6 months and 7 weeks to be exact. Eh, delikado ho yun. Actually, sabi nila, pag 7 months, nakaka-survive pa pag 7 months. Yung 8 months nga, medyo delikado pa rin eh. What more? Ito nga 6 months. Mas delikado daw po yun, partner. Yes. Yung sinasabi nila. Kaya inilipat po sa malaking ospital itong si Francis, si Baby Francis, para ho ma-incubator doon. Sige, pa kung ano po ang mga nangyari pa, ano yung kanilang hinaing, pakinggan ho natin ang salaysay ni Lola Marilyn. Kailan po ba nanganak itong si nanay? Si September 20 po, ma'am. O saan po inabot ba inabot ka ng pagputok ng kanunigan? Sa tricycle po, ma'am. Premature po yan, ma'am. Mm-mm. Ilang buwan po si baby? 29 weeks po and 7 days. Yung silang po sa tricycle. Eh, hindi nga po namin alam kung ano pong ginagawa dun. Kasi nga po, di namin kita, di nila may pakita, bawal pong sumilip, bawal tingnan. Kaya po kami naglalaon sobra, di namin alam kung nangyayari sa bata. Dahil sipan na po namin talaga lumapit sa inyo, lalo na po nung malaman ko na ganun nangyayari sa inyo. Talagang sobra po namin worry, ma'am. Yun. Ipangalawang baby ito nila to eh, partner eh. Pangalawang anak okay. ni Jenny, itong si Francis. Eh, kaya lang siguro, dahil sa mga stress, mga panahon ito, stress ka talaga, inabutan. Inabutan si Jenny sa wala pa sa oras. Kumbaga, hilaw pa. Di ba, hilaw pa. Eh, lumabas na si baby. Eh, ang hiling ngayon ni Jenny, ito yung nanay, tsaka kanyang mister, yung malaman man na daw nila, kung ano yung naging, ano na yung status ng bata. Kasi inilipat mo siya sa Batangas Regional Hospital. Diyan ho yan sa may Batangas City. Natural doon, in fairness, inalagaan naman daw. Siyempre, pagka ganun, lalagay mo yan sa nursery. Tapos tama. Incubator doon. Para aquarium yan, partner. Di ba may glass? Tama. Tapos kung gusto mo makita yung baby mo, sisilipin mo lang, titignan mo doon. Ganun yun. Yung iyak naman yun, ganun. Puro iyak ang maririnig mo doon. Sa nursery. Oo. Saka nakakaiyak yung ano ng bata? Yung kalagay. Yung kalagay, pagka ganun pa kaliit. Alam mo yung parang, excuse my word, yung parang butiki na ano pa yan eh. Sobrang liit pa, payat pa yan. Grabe. Eh kaso nga, nagtataka nga itong nanay na si Jenny, pati maging sila lola. Ano yung problema? Bakit daw hindi sila payagang madalaw o makita man lang itong si Baby Leo o si Baby Francis Leo? Si Jenny kasi partner na discharged na. Nakauwi na siya na si baby sa ospital. Natural, araw-araw pinupuntahan nila sa ospital yung baby para madalaw, makita. Makamusta kung anong kalagayan. Eh, ba't para ipinagdadamot daw sa kanila? Sige yan, tara na po. Pagpapatuloy sa... Ready, MP3, SIPS, that's next.
Bawal po ba talaga sa inyo, ma'am, bumisita? Dati po, pwede po na pumasok po dun sa paniko po. Eh ngayon po, pinagbabawalan na din po ngayon para po less exposure. Tapos mga baby pa din naman po yung mga kasama sa loob. Tapos ang sabi po ng nurse, lagi din naman daw po nilang nakakasama iyon. Pagkakuwari po kailangan i-x-ray. Kasi sa taas po kasi yon, ibinababa po kasi yung bata. Hindi lang talaga pwede yung normal visit. Yung opo, yung pumasok po sa loob. Yun, yung ano na yung tag-hospital na yung nakausap natin, partner, tinawagan agad natin para malaman ano ba yung dahilan nila. Kasi kung sinasabi para less exposure, hindi ba naka-glass naman yun? Kung dadalaw si nanay, siguro naman naka-face mask, naka-face shield. Hindi naman niya hahawakan eh, titignan lang. Ano yung ganon? Eh, hindi maunawaan yun ni Jenny. Kaya ang paliwanag sa atin ng hospital ni Miss Angela Pagkalina Wagan, ay protocol daw, hospital protocol daw yon. Iniingatan lang din nila yung kalagayan ni baby. Sige, narito po ang pagpapatuloy ng paliwanag. Ang kanya pong diagnosis, ma'am, ay 32 weeks prematurity, neonatal pneumonia, tapos rule out neonatal sepsis, saka po COVID suspected. Suspected pa lang na din naman, ma'am. Tapos, ma'am, papuntahin na lang po sa NICU. Sa Station 5, nandun din po kasi yung mga consultant nila ngayon para po at least malinawan po sila kung ano po talaga yung status ng baby. Yun. So yung sinasabi may para maraming sakit daw? Marami daw na nagiging sakit si baby. May sepsis. Ano yan? Ulit ba yung ating voice? Ayan. Yung may sepsis daw, na suspected a COVID patient, si baby, tapos may pneumonia. Yan ang sinasabi daw. Marami daw na pamunuan ng ospital, yan yung sinasabi. Pero ito na, dahil hiniling natin, kung talagang maraming problema sa kalusugan si baby, mas more na kailangan ipakita nila si baby dun sa magulang. Di ba, partner? Para makita naman, kung talagang hindi kaya, at least makita mo lang nung ina na buhay, yung kanyang baby. At ito nga po ang resulta dun sa ating kahilingan. Ayan, narito po. Madam, kumustahin ko lang. Nagkausap na po ba yung anak ninyo at saka yung mga doktor? Opo, nagkausap po kahapon. Mabait po sila ngayon, ma'am. Tsaka po hindi na po pinagsusungitan yung mag-asawa. Di na po pinapagalitan at pinagbabagsakan ng pinto. Once po na sila'y magtatanong, nakinakausap na po sila since po kahapon. Mm-mm. Unlike po nung nakarang araw na talaga pong pinagbabagsakan silang pinto, tinatalikuran, di po sila kinakausap about the baby. Ano pong pakiramdam ninyo ngayon na alam nyo na yung situations? Magano, ako yung nagpapasalamat at kayo yung amin yung nakausap ngayon at natawagan nyo sa Batangas. Nagpapasalamat po kami sa inyo, ma'am, sa tulong ninyo at naka-coordinate po sa hospital. Nalaman nyo nila ngayon yung status ng bata. Bon. Yun lang yun, partner. Maliit na bagay. Ang gusto lang ay malaman yung health condition at payagan silang masilip-silip si baby. Ang hindi ko maintindihan doon, partner, bakit kailangan pang, alam mo yun? Itago? Isikreto? Oo. Eh, kailangan na malaman. Damo na dapat malaman ng magulang yun. Oo. Eh, kung hindi kaya ni baby, kasi sabihin natin bumigay, at least malaman nung nanay yung sitwasyon. Diba? Dapat malaman talaga kagad. Mm-hmm. Kaya masaya, sabi mabait na daw ngayon yung hospital management partner, lalo na yung mga nurses dun sa area, sa ward. Hindi na daw sila sinusungitan, pinapayagan sila tumilip kay baby. Yun lang naman. Yun lang naman ang hiling ng pamilya na napagbigyan na natin. Ayan. So, ipag-pray natin na makasurvive si baby Francis Cleo. Medyo matatagal pa to sa ospital para mahinugan mo yung pahihinugin, parang fruits. Tama. May konti na lang yung partner kung ano, bilis na lang siguro yan. Hindi naman na siguro. Ano, tatagal pa.
So salamat po sa pamunuan po ng Batangas Regional Hospital sa pagbibigay tugon dito sa kahilingan po ng pamilya. Ayan, salamat. Tama. Okay, pangalawang ano natin, sumbong partner dito tayo sa mga bagger, displayer. Alam mo yung displayer? Mm-hmm. Yung tagalagay ng mga eskaparate, ng mga paninda, no? Eskaparate. mas pinahirap po yata, eskaparate. Lumang term na nga, eskaparate. Espanyol. Wow! Anong tawag doon? Sa mga display, sa mga... Anong tawag doon? Ano yan? Yung sa mga paninda sa grocery. Kasi nabutan ko yung 7-Eleven. Yung eskaparate, walang... Iyan nga yung lagayan ng mga display, lagayan ng mga delata, ng mga shampoo, ayaw. Ayaw. O cabinet. Ano ba yun? Aisle? Ano ba yun? Grocery aisle. Ayaw. Whatever. Whatever. O ang mga labindalawa. Sabi siguro, luko-luko itong dalawang to. Hindi nagkaunawaan. Istante! Yung Ayon, istante! Diyos niyo. Pinahirapan ko pa yung sarili natin. Estante. Hindi ho si Sante, ah. Estante. Kaso na si Sante. Kaso na si Sante. Ito mga displayer, bagger, budigyer natin. Diyan sa isang grocery store. Diyos niyo. Malaking grocery store ba yan, partner? Hindi naman masyadong kalakihan, partner. Pero syempre, pwede na sa makakaraos na rin itong mga kaubayan sana natin. Pangkabuhayan na rin yan. Kaso, 12 yung dumulog dito sa atin, partner. Yung 6 dito, illegal dismissal. Tinanggal daw ng wala mang kadahilan. Sabi. Okay. Yung 6 naman, nag-awol. Yung basta na lang hindi pumasok sa trabaho. Yan yung kanilang ginawa diyan. Kaso, ang gusto nila ngayong mangyari, partner, kahit na wala na sila, hindi na sila konektado dito sa kanilang agency, under agency sila eh. Okay. Sanjels Manpower Service. Sanjels. Ayan. Sanjels. Gusto nilang makuha, maklaim, partner, yung kahit nakakatiting nilang mga cash claim. Okay. Yung mga kay may mga maglinggit para na dapat makukuha sila tulad ng mga bayad daw dapat sa mga overtime nila. Dapat daw bayad kung makuha daw nila yon. Ayan, okay. Sige. At pakinggan ho natin ang sumbong nitong ating mga maskulado, mga bodegero at displayer. Narito po. Para dahil po sa hindi pagbabayad ng tama, ng tulad po ng overtime, hindi rin po sila nagbibigay ng payslip. At lalo po yung sa double pay, hindi po nila binibigay tuwing holiday. Nais po namin i-claim yung para sa amin. Yung overtime po na para sa amin at pinagpagura naman po namin na hindi daw po alam ng agency namin na 12 hours yung ipinapasok namin sa trabaho. At ang alam daw po nila, 8 hours. Yun, sobra-sobra daw sa trabaho pero kulang ang sweldo. Yan ho ang sumbong natin ng kababayan. May benepisyo kaya itong mga ito? Baka mamaya wala rin, no? Wala yung ganyan. Karamihan na lumalapit sa atin partner ngayon. Lahat ganyan ang kaso. Yes. Punong-puno ng dole. Mga small enterprise, yung mga maliliit na trabaho lang. Kayong mga... yung mga small claims hanggang sa pinakamalaking claim, talagang, ewan ko ba. Ay, naku, napakahirap. Deprive itong mga kababayan natin ito. Kaya ho, humihiling sila sa ating palatuntunan na sila po ay alalayan, tulungan, na makuha naman yung nararapat na para sa kanila. Ito po. Ayan. Nananawagan po kami ngayon kay sumbong mo kay Tulpo para po kami matulungan sa problema po namin ito na makuha po namin at ma-actionan po kami agad para sa amin. Yon. At bilang action, agad nating tinawagan partner yung pamunuan ng Sanjels Manpower Service. Nakausap natin dyan si Miss Jamaica Santos. At
ito pinagpapaliwanag siya, parang magpapaliwanag sa presinto ng Tulfo tungkol dito sa reklamo laban sa kanila. Presinto Tulfo. Presinto Tulfo. Papalitan ko rin pangalan ng Presinto Tulfo. Parang okay yun ah. Oh no. Sige, sige. Pwede, pwede. Why not? Pag-isipan natin yan. Pag-isipan nga natin yan. Sige. Ito, narito. Pakinggan natin ang pagpapaliwanag ni Miss Jamaica Santos. Actually, ma'am, kinakausap nga talaga namin sila ng maayos. Ayaw naman nila makipag-usap ng maayos sa amin. Our status pa nga po ang ginawa nila. Ma'am, pwede ba papuntayin muna na sila sa office kung ano man yung ano nila para makausap ulit sila? Kasi di namin alam kung ano bang ano nila. Pwede naman sila mag-open up sa amin kung ano ba talaga gusto nila. Kahit mga 3 or 4, ay, mga possible time siguro ma'am, mga 2, 3 meron ng tao sa office nun ma'am. Ganito lang naman yung gusto nila. From kami na lang yung maglalodge kung ano yung gusto nilang mangyari. Since ano naman, hindi na sila connected sa company, ibigay na lang daw yung mga overtime nila na hindi na ibigay simula nung mag-start sila sa ano, dito sa trabaho. Okay. Okay po. So, po. Sige po, para po makausap na lang itama po. Yun. Dapat na naman talagang kausapin, harapin. Di ba? Hindi mo pagsasaraduhan ang pinto. Kausapin nyo itong mga maliliit na tao. Kasi ito yung mga nagpapayaman sa kanila, di ba partner? Kung tutusin partner, tama yun. Bukod sa nagpapayaman, yan ang lifeblood. Yan ang working force, pinakapuso. Employees. Marami kang pera. Kung may problema, kausapin nyo, tanongin ninyo, pag-usapan ninyo, konsultahin, di ba? Tama. Hindi yung si Purong, gustong-gustong kausapin kayo, pero laging sarado yung office mo. Paano ka makikipag-usap doon sa sarado, di ba? May kumbaga, hindi ka ma-rich. Hindi ka na ma-rich. Hindi ka na ma-rich. Kaya kung hindi ka ma-rich, diretso ka ngayon dito sa Presinto Tulfo. Yun! In-reach natin. Tayo na reach natin sila. Presinto Tulfo. Oo. Ayan. So, in-advise natin, partner, yaman din lang na willing ang sandals ng power ng dialogue sa pagitan itong 12 nagreklamo. So, isinet natin sila ng appointment at yan ay mag-uusap sila by Monday at alamin natin kung anong resulta magre-report sa atin itong mga manggagawang ito. At sana naman ay harapin sila ng makatao. No? Yung hindi naman sila babastusin o andipustahin. Diba? Tanging po, hihiling lang nila, makuha lang yung overtime pay. Magkano lang ba yun? Diba? Baka barya lang yun sa kanila. Pero pero buhay na yun para dito sa mga manggagawang ito. Yes. Intindihin lang din naman sana ng mga employers. Lalo na kayo. Alam ko na intindihan din naman namin kayo dito sa aming impilan na meron tayo pare-parehong problema dahil dito sa COVID-COVID na ito, pandemya. Sige. Pero Diyos ko naman, total imposible namang wala naman kayo talagang mga, huwag nyo naman sabihin wala kayong mga ipon sa banko, naglolokohan po tayo doon. Talagang ganun, magsasakripisyo tayo ng konti. Pwede naman yan sa sarili ninyong bulsa, kayang-kaya yan. Kung talagang gugustuhin, may mga pera yan mga yan, pwede naman. May paraan kung may gusto. Oh, consolidation lang naman yan sa corporation, pera ng corporation, sige, bigay nyo na. Ganun din eh. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Paraan. Dito sa Presinto Tulfo. Paraan. Paraan. Paraan para makausap namin kayo. Gagawin natin ang paraan yan, di ba? Paraan. Dito sa Presinto Tulfo. Presinto Tulfo. Ayan, sige. Kalito tayo ng pangalan. Ayan, i-update namin ho kayo ha sa resulta ho ng pagharapan na yan. Sana ho ay maganda ho ang kalalabasan ng kanilang usapan. Yes. Okay, sige, dito tayo sa pangalawang, sa pangatlo na natin, partner, update tayo sa reklamo ni Mang Romeo Galasinaw ng Rojas City. Siya po yung nag-order ng mga baking equipment dito sa Maynila dahil nga po doon sa itatayo niyang bakery dyan sa Rojas City. Pero nagkaroon ho ng aberya. Sige, pakinggan ho natin. Balikan lamang natin yung hinaing
ni Mang Romeo. Narito po. Ano po yung dahilan bakit nag-delay sila ng pagbibigay base po dun sa mga reason na binibigay nila sa inyo? Hindi naman sa sinasabi ko anong dahilan. Ang ilang beses na nila na, sir, ipapadala na namin. Mm-mm. Inaayos pa po. Hanggang ngayon po, wala hanggang hindi ko na matawagan sila. Tapos isa sabi, i-send yung waybill, meaning yung delivery receipt. Mm-mm. Hanggang ngayon po, wala naman pinapadala. Before na mga siguro August, everyday po tumatawag at nagme-message ako, wala na silang, hindi na sila makontak, hindi sila sagot mga tawag ko. Kasi hindi sinasagot yung tawag ko. Yun. Ang tinutukoy niya, partner, na in-overan niya, yung Bake Tech Solutions. Yeah. Saan niya sa may Santa Cruz, Tayuman, Manila. At June 12 pa nang siya ay umorder. Mm. Tapos bayad na rin lahat ito, a total of 68,000 pesos. Yung worth. Puhunan na puhunan ng dating ah. Oo. Puhunan talaga. Ang huling pangako sa kanya, dahil puro promises. Na puro promises. Na napapako yung promises na yan. Promises. Pagkatapos makuha ang kanyang 68,000 pesos, napako na yung promise na yan. Ayun lang. Eh, August 18 pa. Oh, August 18 pa raw, puro na lang darating na. I'm coming. coming. Wala namang coming. Parang na-scam lang, ano? Oo. Kaya tayo na ho yung tumulong ho dito mag-follow up sa Bake Tech Solution, yung presinto tulpo na po ang tumawag para alamin ano bang anyari dito sa order ni Manong. Narito, pakinggan ho natin na naging panig ni Beth, yung operations manager po ng Bake Tech Solutions. Mambalik po kasi ang nangyari dyan. Saan naman po kasi sa pandemic, mambalik kasi yung limitado yung tao namin na pumapasok. Bali po, nung nag-lockdown po ulit, syempre po, bawal po kami mag-operate. Parang isang buwan ulit yun o 15 days kasi sinusunod po namin yung munisipyo. Ayun, so pandemic partner, yung dahilan. Yes. Pandemic, konti yung mga tao nila, kaya daw nag-aati ka. So, Echos. Diubre sa aming himpilan sa presinto. Bawal yan. Yes, yung mga charing-charing. So, ayan, paliwanag mo, dapat kailangan malunok ng presinto. Kaya nag-ano na lang tayo ng solusyon o dapat masolusyonan yung problema na yan. Kung kinakailangan may papasukin kayong tao ninyo na mag-aasikaso nito, papasukin. Diba? Para maayos itong order ni Manong. Sige, narito pa po. So, kausap ko na po siya kanina. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, hanggang Sabado po, nanghingi rin naman din po ako ng pasyensya. Mm-hmm. Bali po, okay na po kami doon. Okay, so tapos, sure na yan, ma'am, on Saturday, ma-i-deliver yes, na sa kanya. Yes, ma'am. Okay. So, ipapatracking po namin. Ayun. So, ngayong Saturday daw, ma-deliver na. Oh. Ito nga, pinakahuling update na, na-chip na. Ang tagal, simula Hunyo. Na-chip na. Hunyo. Ano ba ito? Baya barko yung delivery? No? Kung aeroplano to, mabilis lang eh. Kaya lang kasi siya limited din. Ano ba, naiintindihan din natin yung mga biyahe nga, di ba? Courier, mga ganyan. Ito, ang latest dito, sabi, ay na-chip na at hopefully matanggap tong weekend ni Manong itong kanyang kulang na, kasi incomplete pa eh yung mga kulang inaantay niya para mabuo na ng tuluyan yung kanyang bakery. Narito po ang update. Ma'am, nag-send na po sila ng delivery receipt sa akin kahapon. So nasa tracking company na po yung equipment. By next week po siguro nandito na po sa amin. Anong reaction mo na matatanggap mo na yung equipment? Ma'am, sa sobrang stress na inaabot ko eh. Ngayon marereceive ko na. Masaya na at kahit pa paano makapag-umpisa naman ako dito sa bahay na gumagawa ng mga bread. Yay! Makakagawa na ng pandesal si tatay! Pandesal, pandekoko. Saka yung negosyo, makapag-umpisa na. Makapag-umpisa na. So, anytime this week or this coming weekend or hanggang next week, matatanggap eh, nasa biyahe na daw. Kasi pinadala na yung mga papele. So, sure na yon na makakarating na sa kanya yung machine.
Kaya okay. masaya si tatay. Yes. Patutuloy na ang Spanish bread. Tara. Sa mga bake shop partner, yun lang yung masarap doon, yung mga Spanish bread, pandekoko. Pandekoko. Egg pie. At yung in-na-in ngayon na pandesal. Ube, pandesal. Ah, yeah, meron yan. Tsaka malunggay pandesal. Tara. Ayan, good luck. Good luck kay Tatay Romeo sa kanyang business. Sana ay matikman natin yung kanyang tinapay. At maraming maraming salamat dito sa Bake Tech Solution sa wakas. Diba? Sa wakas ng panahon. Abot din. Thank you. Diba? Maraming salamat. Pwede na rin mapasalamatan. Pwede na rin yan. Sige. Alright, paano ba yan, partner? Happy weekend na. Magpahinga ho tayo, mag-relax. Magkita-kita kits ulit tayo by next week, by Monday. Maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay ho sa amin. Aking mother, si Aling Delia, si Tito Bing, happy listening, happy view. Ako naman ay, weather. Dahil paulan na naman, no? Hindi naman. Alright, Pinoy! Mabuhay pa! Mabuhay ka! Maraming salamat. See you Monday. Tanghalan po ni Kuya Mon. Bye-bye! See you! Susunod na po programa ni Kuya Jimmy Morato. Mon Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong Rocky Bulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Mon Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong Rocky Bulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baong. Walang witness, lahat masok. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakahilangan. Kung mag-alitlangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Bulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong Rocky Bulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bon Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong Rocky Bulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments